Magandang araw po muli mga sir at welcome back po ulit sa Jilan's Construction Vlog. For today's video nga po mga sir ay isishare ko naman sa inyo ang isa sa mga project natin dito sa Brea Homes Pili, kung saan nagdatalas po tayo. Isa nga po sa gusto kong ishare sa inyo dito ay ang isa sa mga dapat natin ginagawa kapag magdatalas tayo ng flooring. Ito nga po ay kung bakit nga ba tayo naglalagay ng spacing sa ating mga tiles, ano? So ilan nga po sa mga viewers natin ang itatanong kung bakit nga ba kailangan pa natin lagyan ng spacing ating mga tiles, bakit nga raw hindi na lang pagdikit-dikitin yung pagkakabit nito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-like mo na rin po ang video na ito para patuloy ka makapanood ng mga ganitong uri ng video. At ito na nga po mga sir, bali naumpisahan na natin ang pagta-tiles. Mapapansin nga po natin dito na inumpisahan natin ng pag-install ng tiles sa mismong bungad ng pinto, ano. So kung bakit nga po sa pinto tayo nag-umpisa ay upang makuha po nating eskwalado sa pinto ang ating tiles. At syempre upang makuha din po nating buo o walang cutting ang tiles sa bungad ng pintuan. Hindi po tulad ng mga sinaunang paraan ng pagta-tiles na nakikita natin nang pinagkukunan nila ng eskwala ay ang mismong flooring, yung mismong floor area na ita-tiles, at nagsisimula sila ng pag-install ng tiles kadalasan sa gitna. Kaya ang nangyayari po, makikita natin na lahat ng siroko ay napupunta sa bawat gilid ng floor area, pati na rin sa may parte ng pinto, ano. So kumbaga po makikita natin may siroko sa may pinto natin. Kaya kumbaga po ay makikita natin na hindi buo ang tiles sa mismong bungad ng pinto. Wala naman pong mali sa paraan na yun, ano. Ang ayaw lang po talaga nating mangyari ay yun nga, hindi buo ang tiles sa may tapat ng pinto. Kaya kumbaga po ay nagmumukhang sinauna pa rin ang paraan ng pagta-tiles. Lalo na po sa ngayon na kadalasang ginagamit na tiles ay 60x60 o mga large format tiles na, magmumukhang kapuna-puna ang tiles natin kung hindi buo ang makikita sa bungad ng ating pintuan. Bago po pala natin pag-usapan kung bakit nga ba tayo naglalagay ng spacing sa ating mga tiles, pag-usapan rin po muna natin ang tungkol sa pagle-level o paglalagay ng elevation ng ating magiging tiles. Mahalaga rin po na dapat isa ito sa mga gagawin natin at huwag natin kakalimutan bilang preparation ng ating pagta-tiles upang maiwasan po natin ang problema, ano, lalo na ang hindi natin inaasahang pagtitik-tik ng flooring. Itong mas malala pa niyan ay baka kailanganin nating bakbakin ulit ang na-install na nating tiles at magsimula ulit. Take note lang po mga sir na kailangan lahat ng kanto ng ating floor area ay malalagyan natin ng elevation. Halimbawa, ang pinagkunan natin ng base elevation ay dito sa may hamba, at halimbawa 100 cm ang kinuha nating sukat, kailangan ma-level po natin yon sa bawat kanto o sa bawat sulok ng ating floor area. At mula nga po sa nakuha nating elevation, susukatin naman natin ito hanggang sa rough floor at ikukumpara po natin yon doon sa base elevation natin sa may hamba. Halimbawa may nakuha tayong sukat na 98 cm, yun na dapat ang magiging basehan nating level ng ating tiles. Dahil ibig sabihin po nun ay mas mataas yon na parte sa ating floor area. Kailangan din natin dagdagan ng at least 1.5 cm para sa allowance ng ating tiles at tile adhesive na ipapahid sa ating tiles bago i-install. Kaya ang magiging total na elevation natin ay 96.5 cm. Kung babalikan natin ang elevation sa may hamba kung saan na kumuha tayo ng 100 cm, magiging 3.5 cm na dapat ang kapal ng ating gagamitin dry pack. Halimbawa naman may parte ng ating floor area na may sukat na 105 cm. Ibig sabihin, magiging 8.5 cm ang kapal ng ating magiging dry pack mixture. At dito na nga po tayo sa ating main topic ng ating video na ito, kung saan sasagutin nga po natin kung bakit nga kailangan nating lagyan ng spacing yung ating mga tiles. At ilang millimeter nga ba ang dapat na maging spacing, lalo na itong mga floor tiles, ano po. Tungkol po mga sir sa ceramic tiles, kung saan ito po yung ini-install natin dito, may dalawang uri po ng ceramic tiles.
merong rectified ceramic tiles at non-rectified ceramic tiles. Ang ini-install po natin dito ay non-rectified ceramic tiles at kung mapansin po natin, nasa 3 mm ang ginagamit nating spacer dito. Ito nga po mga sir ang tinatanong ng viewers natin kung bakit malalaki ang spacing natin, at yan po ang ipapaliwanag natin dito. Isa po sa characteristic ng non-rectified ceramic tiles ay hindi po pare-parehas ang mga sukat nito. Halimbawa dito sa 40x40, meron po dito nga 39.8 o 39.6 cm yung sukat. Kumbaga po hindi sa eksakto na 40 cm by 40 cm. Ibig sabihin po nito ay hindi natin ito pwedeng pagdikit-dikitin dahil hindi na magiging tuwid o diretso ang mga dugtungan ng ating mga tiles. Halimbawa po, pinagdikit natin ang isang 40 cm at 39.6 cm na tiles. Magiging kapansin-pansin ang pagkakaiba nila kung saan na mas maliit ang isang tiles. Ito nga rin po ang dahilan kung bakit hindi tayo naglalagay ng guide na tansi sa gilid ng mga tiles. Kapag nag-install tayo nito, sa halip sa gitna po tayo ng tiles, naglalagay ng tansi para makuha po natin yung pagiging tuwid nito. Isa po sa ayaw natin mangyari sa ating mga tiles ay ang hindi pare-pareho ang distansya o spacing nito. Kadalasan po sa mga non-rectified tiles, kapag pinagdikit-dikit natin ang pagkakabit, magkakaroon ng kapansin-pansin na awang o spacing, lalo na kung ang iba ay walang spacing na inilalagay. Ang iba naman po nito, base sa mga nakakita natin, pinipilit na lang po nila na pagdikitin ang pagkakabit para wala nang maging awang. Kaya ang nangyayari naman po nito ay hindi na nagtutugma sa tuwid ang mga dugtungan. At ang isa pa sa nangyayari, dahil hindi na nasunod ang tuwid ng dugtungan, nawawala na rin pati ang iskwala ng ating mga tiles. Siguro nakakita na rin po kayo nito mga sir na kahit buo dapat ang tiles ay tinatabasan na lang ito para sumunod pa rin at hindi lumayo masyado sa tuwid ng mga dugtungan. Para maiwasan nga po natin ang mga ganitong pangyayari at base na rin sa experience natin tungkol dito sa mga non-rectified ceramic tiles, kailangan nating maglagay ng minimum of 3 mm spacing sa bawat dugtungan ng ating mga tiles. Sa ganitong paraan po mga sir ay magagawa nating balansehin ang mga spacing na kahit magkaroon man ng 2mm space o 4mm space ay hindi ito magiging kapansin-pansin. Sa halip ay magiging pare-parehas na lang din ito kapag tinignan natin ang kabuuan ng tiles. Pag-usapan naman natin mga sir itong tungkol sa rectified ceramic tiles. Ang rectified ceramic tiles ay masasabi nating pare-parehas ang mga sukat. Halimbawa kung 40 by 40 cm ang tiles, eksakto sa 40 cm ang sukat nito. Kaya ang pagkakaiba nito sa non-rectified ceramic tiles ay mas madali itong iskwalahin kung saan pare-pareho ang mga spacing at mananatili ito sa tuwid ng mga dugtungan. At pwede rin natin itong gawing mas maliit ang spacing na nasa 1.5 mm o 2 mm na spacing. Ang dapat lang nating tandaan tungkol sa rectified tiles ay kailangan accurate ang mga gagamitin nating spacer. Mas mabuti kung bibili tayo ng mga spacer sir tulad nitong nasa video, saan yun po yung gagamitin natin. Paano nga ba natin malalaman kung rectified o non-rectified ang ceramic tiles na bibilhin natin? Isa sa mga tinitingnan natin dito ay ang pagkakatabas ng tiles. Papansin natin sa mga non-rectified tiles na hindi perfect 90 degrees angle ang kanto nito. Kumbaga ay hindi eskwalado ang mga kanto nito. Ito nga po mga sir ang non-rectified ceramic tiles kung saan hindi natin ito ina-advise na gamitin sa mga interior flooring ng bahay natin. Pwede natin gamitin ang non-rectified tiles sa garahe, sa toilet and bath walls, wall tiles o floor tiles, dirty kitchen at laundry.